mga kapatid, no? Nilagay ko na sa ano, sabi niya, good evening bro, nahihirapan ako sagutin bro sa mga protestante na wala tayo maipapakita na verse na si Peter unang santo papa sa Roma. Hindi daw nakarating si Peter sa Roma, paano siya naging una ng santo papa? Sana masagot bro sa punto por punto or mailatag, may mailatag ka na verse sa akin para masave ko rin, may pakita ako na ebidensya. So, dito mga kapatid, no, mayroong tatlong katanungan dito. So, isahin natin yung katanungan. Wala daw tayo maipapakita na verse na si Peter unang santo papa sa Roma. Yan ang una. Pangalawa, hindi daw nakarating si Peter sa Roma. At pangatlo, paano siya naging unang santo papa? Ayan. So, based po sa ating na narinig na katanungan sa ating kapatid, tatlo yun, no? May verse ba na si Pedro ay naging santo papa sa Roma? And then, pangalawa, hindi daw nakarating si San Pedro sa Roma. At ang pangatlo ay paano siya naging unang santo papa? Ayan, no? So, ito yung mga bagay na kinakailangan din talagang maipaliwanag ng maayos to, kasi yun na nga, mahirap naman na maniwala tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung paano ito ipinapaliwanag ng simbahan. Kaya dahil po sa tanong ng ating request ng ating kapatid na si Brother Stephen, so minabuti ko na itopic na lang to ngayon, since nung nakaraan ito ngayon naging debate ko, no, si Brother James. At kung pakikinggan niyo po yung debate, sangayon po siya sa stand ko, pero ayaw lang niyang paniwalaan. So yan po ang usually talaga na hindi namamalayan ng ating mga kapatid ng Protestante. Hindi sangayon sa pinagsasabi natin, pero hindi lang sila maniniwala, pero sa sangayunan kanila. Based po sa mga tanong ko sa kanya, kung sangayon ka ba sa latag ko na ganito, sabi niya wala siyang problema doon. Sangayon siya, pero hindi siya maniniwala na si San Pedro ay naging santo papa sa Roma, kasi ayon nga sa kanya, hindi nga raw nakarating ng Vatican. Ano? So, yan mga kapatid, no? Samahan niyo po ako na alamin po ang katuruan na ito, kung paano nga ba naging santo papa si Pedro sa Roma at ano ang mga batayan nito sa banal na Biblia. So, tingnan muna natin, no, ang atin pong aral dyan, no? At kung paano natin ito may kukunik sa banal na kasulatan. Pero ito muna ang isang paalala. Uy, nawala pala yung ano ko, so wag na lang. Hindi na lang ako magpapaalala, hindi ko pala na-prepare yung aking intro dito. Nawala. So, sige, direkta na lang tayo. Kasi ang data ko, wala na rin. Sobrang hina talaga ng signal ko ngayon, no? Papatay-patay yung internet ko dito. So, una mga kapatid, no, dapat natin pong tandaan ito pong paalala sa atin ng Diyos, no, sa banal na kasulatan, na ayon sa kanya sa Awit 32:9, ito ang ating mababasa, no? Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hatakin pa ang renda. So, medyo masakit na paninalita galing sa Diyos. No, huwag daw tayong tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa. Kasi mga kapatid, ang pagbabasa po ng banal na kasulatan, hindi po yan lahat letra po letra. Bagkus, kapag nagbabasa nga ang mga Hudiyo dati ng kasulatan ng batas ni Moises, ipinapaunawa nila yan. No, mababasa natin dito sa Nehemias 8:8, ito po ang nakasaad. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng tao. So, ganyan po ang pagbabasa natin ng banal na kasulatan. No, ang kautusan ng Diyos, kinakailangan basahin, may pagsasalin pa nga ng wika eh. At saka ipapaliwanag para maunawaan ng mga tao. So, yung tanong na ni kapatid dati, no, na saan daw natin mababasa sa verse na naging santo papa si Pedro sa Roma, ay wala po tayong pinakaiba sa kabayo niyan o sa mula na walang pangunawa. No? Sabi nga sa Mateo 24:15,
Ang bumabasa ay umunawa. Hindi po puro basa lang, walang unawa. Unawain natin, no? Kung ano yung mga nakasaad sa Biblia, at para maunawaan natin yung katotohanan na dapat nating malaman, hindi lamang sa loob ng Biblia, pati na rin sa mga referensya na isinulat ng mga dalubhasa sa history, dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no, para magkaroon tayo ng kaalaman ano ang nangyari sa mga apostol matapos nilang mangaral. No, kasi una-una mga kapatid, tandaan natin, nung mag-take over ang church dahil umakyat ating Panginoong Jesucristo, at matapos ang panahon ng mga apostol, hindi po yan sila mga bula lang na parang bigla na lang nawala. Hindi po yan ganun ang kasaysayan ng mga apostol. Bagkus kung babasahin natin ang sulat ni San Lucas, no, sa Lucas 1:1, ito po ang sinabi ni San Lucas mga kapatid, no? Yamang marami ang nagsisikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin. So, sa mga bagay na naganap sa gitna ng mga apostol, mayroon silang kasaysayan. Mayroon silang kasaysayan. Hindi lamang sila parang bula na biglang nawala matapos ang kanilang panahon. May kasaysayan na isulat para sa kanila. Ang question dyan, saan mo mababasa ang kasaysayan nila? Na sa Bible? Eh, wala eh. Hindi naman isinulat sa Bible eh. Di ba mga kapatid? Napakalinaw. So, huwag nating hanapin ang mga bagay na hindi mo mababasa sa Bible dahil hindi dyan isinulat. Kayang kasaysayan eh. No? O, ngayon, try natin tingnan, no? Kasi, ano bang pinakautos ng Panginoong Jesucristo sa kanila, no? At para masagot natin kung posible ba na nakarating si San Pedro sa Roma. Kasi yun ang unang objection eh. Nakarating ba si San Pedro sa Roma? O, tingnan muna natin ang utos ng Panginoong Jesucristo sa kanila, no, sa mga apostol, kung hanggang saan lang sila pwedeng mangaral. So, basahin natin ang Lucas 24:45 hanggang 47, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Hanggang saan daw ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ayon kay Panginoong Jesucristo na inutos niya sa kanyang mga alagad? Mula sa Jerusalem at sa lahat ng mga bansa. Yan ang utos. No? So kung uunawain natin, kasi ayon sa Nehemiah 8:8, kinakailangan ng pag-uunawa, no, para maunawaan natin ang binabasa natin. So kung uunawain natin ang utos, hindi po sila nag-i-stay sa isang lugar lang. No? Malinaw. Ang utos ni Panginoong Jesucristo, ipakalat ang Ebanghelyo mula Jerusalem hanggang sa lahat ng mga bansa. So, posible ba na umabot si Pedro sa Roma? Kasi yun ang utos sa lahat ng mga bansa, hindi naman sila linimitahan, hindi rin sila sinabihan, huwag kayong pumunta sa Roma. Wala namang ganun eh. Ma, di ba mga kapatid, no, kung gagamitan na natin ng proper logic ba, tamang pag-uunawa, tamang pag-iisip, posible ba na makarating si Pedro sa Roma? Yes, dahil sa utos ng Diyos. Alright? So, tingnan muna natin, no, ang kasaysayan kung nakapunta ba talaga si Pedro sa Roma ayon sa mga dalubhasa. Okay, so, mayroon akong prepare dito na, okay, ito, yung sinabi ng isang kasaysayan na ating mababasa, ito, no? Ito po ay galing sa isa pong ang manunat po na ito, si Julio Gonzalez, mga kapatid. Yan po ay isa po siyang Methodist, no? Kung babasahin niyo sa internet ang kanyang biography, Methodista po yan, hindi po yan Catholic. So, isa, sabi po niya ito, sinabi niya dito, no? Basahin natin. Yan, of all these traditions, kasi syempre marami ng katuruan, matapos ang mga apostol, maraming lumabas na katuruan. So, tawag sa turo na yan, traditions, no? Of all these traditions, the most trustworthy
is the one that affirms that Peter was in Rome and that he suffered, martyred in that city during Nero's persecution. No? Based po yan sa isang unbiased historia kasi hindi to sa Catholic eh. Hindi yan sa Catholic. Methodista po ang may-ari niyan, no? May akda siya na the story of Christianity. At ito ang isa sa kanyang sinabi, no? Sa kanyang aklat. Of all these traditions, the most trustworthy, ang mapagkakatiwalaan na tradisyon daw, no? Is the one that affirms that Peter was in Rome. Nakapunta talaga si Pedro sa Roma. No? At isa pang history dito, itong si, ano naman, si Paul Timothy, ginamit ko to kay James Orinchada, no? Kasi kabaro niya to, isang Baptist to eh, oh. Serve as professor of leadership and church ministry at the Southern Baptist Theology Seminary in Louisville, Kentucky. Yan, isang Baptist po yan. Ano ang sabi niya sa kanyang aklat? Hindi ba nakapunta si Pedro sa Roma? O basahin natin, no? Nero responded to the rumors by lavishing gifts on the citizens of Rome. Tapos dito sa naka-highlights din, one Roman historian described the persecution in this way. Sino daw na describe? Roman historian. Okay? So, saksi to sa panahon o umiiral pa ang mga apostol, no? Some were dressed in furs and killed by dogs. So, ang kinikwento niya dito kung paano pinersecute ni Nero ang mga unang Kristiyano. Others were crucified or burned alive to light the night. The Apostle Peter was martyred in Rome during Nero's persecution. Yan, so napakalinaw, no? Based po sa hindi bias na ginamit ating reference, no? Dahil yan po ay galing sa mga Protestante, no? Mga laban po yan sa Simbahang Katoliko. Pero hindi nila ma-deny ang katotohanan na si Pedro nakapunta ngang Roma. At doon pa namatay, na-martyred siya doon. Pero yun na nga, based kasi sa atake nila, saan? Sa Bible. Na sinabi ni Pedro na siya ay nakapuntang Roma. Okay, so tingnan natin sa Bible kung mayroon ba tayong makikita, no? Maaaninag na si Pedro nga ay nasa Roma. So dahil Biblia ang kanila pong gusto makita, di, try natin tingnan sa Biblia, no? Sa The Living Bible Translation, mga kapatid, no? 1 Peter 5:12 to 13. All right? So 1 Peter 5:12 to 13. Sino ba ang sumulat nito at nasaan ang sumulat nito? So babasahin natin. Ang sabi dito, I am sending this note to you. So I am. So ang sumulat nito mismo ay si San Pedro, no? Based sa kanyang sulat kasi 1 Peter nga eh. So ibig sabihin sa kanya talaga nanggaling 'to. I am sending this note to you through the courtesy of Silvanus, who is, in my opinion, a very faithful brother. I hope I have encouraged you by this letter, for I have given you a true statement of the way God blesses. What I have told you here should help you to stand firmly in His love. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Since you in her greetings, so does my son. Mga kapatid, sabi ko na po kaganina, ayon po sa biblical principle, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kinakailangan nating unawain. No? Matthew 24:15, ang bubabasa, umunawa. Actually, kahit hindi mo na himay-himay ng talatang ito, eh, malinaw naman na sinabi niya kung nasaan si San Pedro. Balikan nga natin, nasaan siya? Sabi niya dito sa Tracy, oh. The church here in Rome. So, dito, malinaw na si San Pedro po, nung isinulat niya ito, siya ay nasa Roma. No? The way he wrote this letter, sabi niya, the church here in Rome. Halimbawa mga kapatid, para mas maunawaan niyo, sabihin ko, ako ay nasa Korea. No? Sasabihin ko sa inyo, kayo diyan mga kapatid ko sa Pilipinas, no? Ang mga kapatiran ninyong Katoliko dito sa Korea. Pag sinabi bang dito sa Korea, nangangahulugan ba yan na ako ay nasa Korea o wala? Of course. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ikaw ay nandito sa Korea
kung wala ka sa lugar na yan. Di ba? Kaya yung word na here, it indicates kung nasaan ka nung sinulat mo yan. Oh, balikan natin anong sinabi ni San Pedro dito. The church here in Rome. So itong here na ito, mga kapatid, napakalinaw niyan. It indicates kung nasaan siya nung sinusulat niya ang aklat na iyan. Siya ay nasa Roma. The church here in Rome. She is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. No? So malinaw talaga na si San Pedro po ay nakapuntang Roma based sa Bible, inangkin niya ni Pedro, no, na siya ay nasa Roma nung isinulat niya ang 1 Peter na aklat. And then, based sa mga historians, no, yung mga dalubasa sa pagsasaliksik sa kasaysayan ng mga apostol, kasi sabi ni St. Luke, sa Lucas 1:1, mayroon silang kasaysayan. No? So, nang ni-research ng mga dalubhasa ang kasaysayan ng mga apostol, nalaman nila at nakita nila na si San Pedro ay nakapuntang Roma at doon pa nga namatay, naging na martyr doon. No? Crucified siya doon, upside down. Sabi doon sa history na isinulat ng Baptist theologian. At sabi naman ni yung si Justo Salves ba 'yon, no? Na isa pong Methodist na historian, trustworthy, mapagkakatiwalaan na tradisyon na si Pedro ay nakapuntang Roma at doon pinatay. So, napakalinaw po yan, mga kapatid. Maliban na lamang kung hindi talaga nila paniniwalaan. So, sa tanong ng ating kapatid kanina na si Brother Stephen, kung may batayan ba talaga sa Bible na si Pedro ay nakapuntang Roma, hindi lang sa Bible, pati na sa mga historical books. No, yung mga historians na hindi Katoliko, nagpatuloy sila na nakapunta talaga si Pedro sa Roma doon. Doon siya namatay, doon siya namartir. At even the Bible, no, kung tatanggapin lang talaga nila ang kung ano nakasulat sa Bible, tanggapin nila na si Pedro ay nakapuntang Roma kasi malinaw po the Living Bible Translation, sabi niya the church here in Rome. Yung pagsabing here, nangangahulugan yan na siya ay nasa lugar na yan. Saan yung lugar na yan? Roma. The church here in Rome. So, 1 Peter 5:13, yan po ang pambato natin na talata, mga kapatid, na mga Katoliko, patunay na si Pedro po talaga ay nakapuntang Roma kasi isa yan sa denial eh. Hindi raw nakapunta si Pedro sa Roma. Okay, so nasolve na natin ang unang objection kung siya ba ay nakapunta sa Roma. Ngayon naman, paano siya naging Santo Papa? At paano siya naging una sa mga Santo Papa? So yung dalawang ano na yan, katanungan, yan ang ating riresolbahin gamit ang banal na kasulatan at ang reference pa rin. So unahin natin yung pagiging Papa. Bakit tinawag siyang Pope, una sa Pope, at ano ba ang Pope? Okay, so yan ang ating titingnan, no? Alamin muna natin ang pinanggalingan ng salita at bakit naging papa sa Roma si Apostol na Pedro, mga kapatid. Okay? So, prepare ko lang muna muli yung ating pong pre-prepare na reference dito, no? Ito po ay galing sa Britannica Encyclopedia. Encyclopedia po ito, ha? Para maunawaan natin ang yung mga terms na ginagamit ng simbahan. Right? So, bakit ang ginamit ko ay encyclopedia para hindi bias sa mga Protestante? No? Pero ang paliwanag po ng Britannica Encyclopedia at ang catholic.com, parias po. Parias lang po ang paliwanag nila. So, wala pong bias, para walang bias. Hindi nila masabi na, eh, ang ginamit niyong aklat, aklat katoliko eh. So, ang Britannica po, hindi po aklat katoliko yan. Okay? So, tingnan natin, no, kung ano ang sinabi ng Britannica, salitang po, paano ito ginamit at bakit naging titulo ito ng Papa sa Roma. Okay, so ipapaliwanag din po natin kasi ito yung ginamit ko kay Brother James at hindi niya nauunawaan kahit siya, binasa rin niyang reference, hindi niya nauunawaan. Kaya ipapaunawa natin sa inyo mga kapatid, no, ang nasabing reference. Ito po, from Britannica, ayan, Britannica, no, so ito po ang nakasulat. Pope, yan po sa Latin ay Papa at sa Greek is Papas. At ang simpleng translation po niya is father. So yan lang po, no, pag sinabing Pope, ama. Right? So mamaya
titingnan din natin sa Biblia anong uri ng pagkaamayan. So, sabi dito, the title, since about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. So, ito, dapat maunawaan din natin ito, no? Anong ibig sabihin itong 9th century na ito. Alright? So, it was formerly given, especially from the 3rd to the 5th century, to any bishop and sometimes to simple priest as an ecclesiastical title expressing affectionate respect. In Eastern Orthodox churches is still used for the Patriarch of Alexandria and for Orthodox priests. So magpasa hanggang ngayon ang terminong Pope ginagamit pa rin yan ng mga Patriarch sa Alexandria at mga Orthodox. Pero ang term po na Pope, ang ito pong term na Pope mga kapatid, based po sa reference nito, binigay siya na titulo, no, as ecclesiastical title sa lahat ng mga kaparian around 3rd to 5th century. Okay? 3rd to 5th century, ibinigay, it was formerly given, especially from the 3rd to 5th century, to any bishop and sometimes to simple priest. Alright? So, para sa maunawaan nyo, ibig sabihin, before naging limitado na lang ang titulo na yan sa Santo Papa sa Roma, lahat ng kaparian po is Pope. Tinawag silang Pope from 3rd to 5th century. Lahat po ng kaparian, sa kanila po ibinigay ang titulo na Pope. Dahil ang Pope simply means father or ama ng pananampalataya. Mamaya, titingnan natin sa Bible kung mayroon bang ama sa pananampalataya. At even si St. Peter, nagpatawag din ba siya na ama sa pananampalataya? Okay? So again, ang terminong Pope ibinigay sa lahat ng kaparian around 3rd to 5th century. So lahat ng kaparian sa panahon po na iyan, tinawag po na Pope. Kaya nga sabi dito sa unang sinabi dito, the title since about 9th century, no? Of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. So, noong 9th century, mga kapatid, noong 9th century, ito po ay naging restricted na lang sa Santo Papa sa Roma. So, yung titulo na yan, pagdating ng 9th century, Pope, ang Bishop of Rome na lang ang gumagamit sa titulo na yan. Hindi na para sa lahat ng kaobispuhan. Pero ngayon, kaya nga ngayon, sa mga Orthodox na mga patriarka, ang tawag pa rin nila sa kanilang mga kaobispuhan doon, sometimes patriarch, then sometimes pope. Pope pa rin kasi yan po talaga ang ibinigay na term sa kanila ng simbahan. Theological term po ng amayan ang pope. Again, ulitin ko, 3rd to 5th century, ang term na pope ibinigay sa lahat ng kaparian. Dahil ang term na pope simply means father. Alam naman po natin na ang mga kaparian po is ama. No? Kung babasahin natin Judges 17:10 at Judges 18:19, a priest is a father. So lahat po ng kaparian nung unang panahon, sila po ay mga pope or mga father. Alright, okay, so sana naunawaan niyo ha, para hindi na natin palawigin pa. So tingnan natin sa Bible kung mayroon bang spiritual father na sinasabi. Okay? So kung titingnan muna natin sa Old Testament, si Abraham, no, na pinalitan ng kanyang pangalan na maging Abraham, nang ibig sabihin is father of many nations. Ito po ang ating mababasa, no? Sa 17:5, what's more, God told him, I am changing your name. It is no longer Abraham. Ang meaning po ng Abraham is exalted father. But Abraham, meaning father of nations, or sa King James Version po nito, father of many nations. For that is what you will be. I have declared it. So Diyos mismo ang nagtawag kay Father Abraham na father of many nations. At si St. Paul po mga kapatid, yung pagiging ama ni Father Abraham, tinawag po niya yan na spiritual father. Sa kanyang sulat sa Roma 4:12, tinawag niya na spiritual father ang titulo pong iyan, no? Sabi niya dito, and Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. So napakalinaw, si Father Abraham is also called the spiritual father. Alright? So, napakalinaw sa Bible, meron pong spiritual fathers. Tagalog po niyan, ama sa pananampalataya. Okay? Ama sa pananampalataya. Then, meron ba tayong mauunawaan sa Bible na si Pedro,
no, maaaring nagpatawag na ama sa pananampalataya. Balikan lang po natin yun pong 1 Peter 5:13, no? Ito po ang kanyang sinabi. At unawain din natin uli itong talata na ito, no? Hindi lang kung nasaan si Pedro, kundi kung paano niya ipinapakilala ang kanyang sarili din nung nandoon siya sa Roma nung isinulat niya ang 1 Peter 5:13, no? Ito po ang kanyang sinabi, mga kapatid. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings, so does my son Mark. Ayan po, no? Si Mark po, ang isa po sa ebanghelista na sumulat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, tinawag niyang anak. Alam niyo mga kapatid, si Mark po ay hindi niya biological son. No, hindi niya biological son. Yan po ay tinawag niya na anak sa pananampalataya. Kung babasahin natin sa magandang balita Biblia, mga kapatid, no, ito po ang sinasabi ng magandang balita Biblia. Kinukumusta kayo na mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili rin katulad ninyo. Kinikumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Ayan. So dito natin maunawaan na si San Pedro ay ama sa pananampalataya. Kasi kung si Mark ay kanyang anak sa pananampalataya, eh ano si Pedro? So napakalinaw, ama sa pananampalataya. Even St. Paul, nagpatawag siya na ano eh. Si St. Paul po sa sulat niya kay Philip, nagpatawag siya na ama sa pananampalataya. So wala pong pinagkaiba yan kay San Pedro. No. Yan si San Pedro, tinawag niya si Mark na anak sa pananampalataya. Therefore, si St. Peter po is ama sa pananampalataya, mga kapatid. Okay, so sana naunawaan nyo na, no, yung terminong Pope, no, kung bakit tinawag na Pope si San Pedro. Actually, nung unang panahon talaga, hindi lang siya ang tinawag na Pope, lahat ng kaparian. Pero 9th century, nilimitahan ang terminong iyan, no, doon na lamang binigay ang titulong iyan sa Pope o sa Bishop na nasa Roma. St. Peter, napakalino, nakapuntang Roma. Ngayon, ang question, bakit siya ang unang naging Santo Papa sa Roma? Well, malinaw, sa Bible, nakarating siya ng Roma. Siya ang unang naging obispo doon. Maliban na lamang kung may maipakita ang mga Protestante na mas nauna pa kay San Pedro na naging obispo doon. O, ibigay natin sa kanila ang burden. Dahil meron tayong nabasa, Biblia and History, na si San Pedro nakapuntang Roma. Alright? So tinawag siya na First Bishop of Rome. O, basahin natin muli ang ating reference, no, kung ano ba ang titulo na pinanghawakan ni San Pedro. The Annuario Pontificio, the official directory of the Holy See, describes the office of the Pope by the following titles: Bishop of Rome, Vicar of Christ, Successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church. Okay? At Patriarch of the West, Primate of Italy, Metropolitan Archbishop of the Province of Rome, Sovereign of the State of Vatican City, Servant of Servants of God. The title Pope or Papa, abbreviated PP, is officially used only as a less solemn style. And then doctrinally, in Catholic churches, the Pope is regarded as the successor of Saint Peter, who was head of the apostles, the Pope as the Bishop of Rome. Ayan, napakalino po. Based po sa reference na ating binabasa sa Britannica Encyclopedia, St. Peter, who was head of the apostles, the Pope, or as the Bishop of Rome. Okay? So, napakalino, si Pedro po ay obispo sa Roma. Naging obispo siya sa Roma, kaya siya po ang una, dahil kung titingnan din po natin sa Bible, mga kapatid, si St. Pedro po ang una sa 12 na nakalista sa pag-call sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, no? In Matthew 10:2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. So una po si Pedro sa listahan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, kung babasahin niyo ang John 1, no? Ang Ebanghelyo ni Juan, sa John 1,
Ang una pong tinawag ni Panginoong Hesukristo ng mga alagad niya, si Andres at si Juan, hindi si Pedro. Pangatlo lang si Pedro. Pero nung nagpili na siya ng 12 na maging alagad niya, inuna niya si Pedro. So, hindi ba yan nangangahulugan? Si Pedro talaga ay una sa lahat ng mga apostol? Di ba sa election, sa local election, kapag mayroon ng resulta sa election kung sino ang nananalo, yung pinakamaraming boto siya palagi sa una, ibig sabihin siya ang number one. Di mo pwedeng ilagay yung maraming boto sa baba. Hindi mo rin pwedeng ilagay ang pinakamababa sa mataas. Kung sino yung pinakauna sa lahat yan, talaga number one talaga yan. Nangunguna talaga niya. Nangunguna talaga yan, no? Logically speaking. Kaya nga, St. Pedro, siya ang una, inilagay ng Panginoon kung gusto kasi siya ang pinili eh. No? Siya ang pinili. At titingnan muna natin uli yung history, mga kapatid, no? Kung una ba talaga si Apostol ayon sa mga dalubasa. Okay? So, tingnan natin kung kinilala ba siyang una sa lahat, no? Itong San Pedro ng mga dalubasa. Okay? So, ito po ang sabi ni Timothy Paul, no? Siya ba'y una sa mga Apostol? Basahin natin ang kanyang patutuo. Ayan. Sabi niya dito, Peter martyred between AD 65 and 68, leading apostles of the early church. So, San Pedro po ang leading apostles of the early church. Siya po talaga ang nangunguna. Alright? Sa mga apostoles. At ito pa dun sa isa, ito naman, ito nga eh, napakaganda ang explanation dito. The true meaning of Catholic, the true meaning of Catholic daw, came to be centered on the person and authority of a single po Apostle Peter. So yung palang pinakakahulugan ng Katoliko came to be ay dumating, no, na sumisintro sa persona at otoridad ng nag-iisang apostol na si Pedro. Yun pala pinaka-meaning ng Katolik. Okay, so siya po talaga ang first among the apostles. Siya ang may hawak ng authority, no? At kung babasahin natin sa Biblia, mga kapatid, napakalinaw naman eh. No, in Matthew 16:18-19, si Pedro po ang binigyan ng Panginoong Hesukristo ng susi. Alright? So dito, malalaman nyo, exegetically, ano ba ang katungkulan ng isang taong bibigyan ng susi, no? In biblically speaking. Ito po ating mababasa sa Matthew 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So grabe pala yung kapangyarihan ng tao kapag nabigyan ng susi, mga kapatid, no? Mayroon siya kapangyarihan na ipahintulot ang anumang gusto niyang ipahintulot sa lupa at pahihintulutan sa langit, at ayaw man ang anumang ayaw niyang ipahintulot ay hindi rin pahihintulutan sa langit. Grabing kapangyarihan 'yan, no? Nakabind siya sa kapangyarihan ng Diyos. At si Pedro lang po ang binigyan na 'yan, na kapangyarihan na 'yan. At kung babasahin natin ang Isaiah 22:21-22, no, yung paralelism nito. Ano ba ang maging katungkulan ng isang tao na binibigyan ng susi, no, in biblical perspective or ng Jewish perspective? Ito po ating mababasa sa Isaiah 22:21-22. Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. So may kapangyarihan ang taong ito na ibibigay. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng taga-Huda. So ang taong ito na pipiliin ay maging ama ng Jerusalem at ng Huda, no, at mayroon pang kapangyarihan. Ano ba ang natanggap niya para ma-obtain ang kapangyarihan nito, ang titulo ng pagiging ama sa Jerusalem, mga kapatid? Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayanan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. So, napakalino, no, yung paralelism, no, na sinabi ng Panginoong Hesukristo at sinabi doon sa panahon ni Isaias, ang taong mabigyan ng susi ay magkakaroon ng kapangyarihan at tatawaging ama sa sambahayan Jerusalem at sambahayan Huda. No, at in the same manner, mayroon siyang kapangyarihan na pahintulutan ang gusto niyang pahintulutan, at mayroon din siyang
kapangyarihan na ipagbawal ang kanyang ipagbabawal. So, wala pong ibang tao binigyan yan sa banal na kasulatan, si San Pedro lang. Kaya nga siya ang naging una sa lahat ng mga apostol kasi siya lang ang may kapangyarihan na ibinigay galing sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At isa pa sa kanyang tungkulin na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa John 21:15-17, ito po, no, ang pinakatungkulin ng isa pong Santo Papa. Si Pedro lang din ang inutusan ito sa lahat ng mga apostol. Alright? Ito po ang ating mababasa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." So ito po ang una sa tungkulin ni San Pedro, no? Tagapakain ng tupa ng Panginoong Hesukristo. Sa 16, muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." So ito ang pangalawa niyang trabaho sa tupa ng Panginoong Hesukristo, tagapangalaga. Una, tagapakain, ngayon naman, tagapangalaga. 27 at 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." So yan po mga kapatid, no, ang napaka specific na tungkulin ni Panginoong ni San Pedro sa kawan o sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, tagapakain at tagapangalaga. Ngayon, yung bang mga ibang apostol, tagapakain din, tagapangalaga din? Yes, tagapangalaga, pero siya ang head sa lahat ng mga tagapangalaga. No, at kung mabasahin natin ang sulat po ni Jeremias, ang mga taong tagapangalaga, ano ba ang tawag sa kanila? No? In Jeremiah 25:34, ito po ang ating mababasa. "Tumangis kayo mga pastol, mga shepherds, mga tagapakain ng tupa. Umiiyak kayo ng malakas, maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapangalaga ng kawan." So yung mga pastol tulad ni Pedro, tagapangalaga ng kawan. "Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa." Mabasahin natin niya sa New International Version, mga kapatid. Ito po ang nakasulat, "Weep and wail, you shepherds, roll in the dust, you leaders of the flock." Na napakalinaw, leaders of the flock. Pero dahil San Pedro lamang ang kinausap ng Panginoong Hesukristo doon, so si San Pedro lamang po ang leader of the flock. No, yes, so yun po ang mga batayan ng simbahan kung bakit po si Pedro ay kinilala na una sa lahat ng mga papa at bakit po siya ang tinawag na first bishop of Rome. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.